Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa Property, Plant, and Equipment Accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa building account. Ang classification ng building ay katulad lang din naman kung paano natin kina-classify ang land. It depends on the nature and purpose why the entity acquired such building. Kung sakaling for business use, malamang it is an owner-occupied property or ito lang ang PPE. Kung sakaling namang for capital appreciation or for rental to others, it can be an investment property. At kung sakaling normally binibenta nila yung building kasi sila ay subdivision business, malamang yung building na yun ay inventory. Sa pagkakataong ito, hindi naman natin main concern yung classification ng building, but rather, dun tayo sa measurement. When that building is acquired through purchase or through construction, magsimula na tayo. Ano-ano ba yung mga isinasama sa building account when you purchase that? Basically, we have the purchase price. Natural, binibili mo. And then we have the legal fees and other expenses incurred in connection with the purchase. Ang pagbili kasi ng real property ay hindi ganun kadali. Comparing with bumibili ka ng ibang item. Let's say pumunta ka sa sari-sari store. Di ba ang simple lang nung bili yan, abutan lang kayo? Pero kung sakaling building yan or land yan, malamang merong mga detalye yan. May mga legal expenses na mai-incur dyan. Kasi nga, mahirap ipasa yung ownership ng isang real property from one person to another. May mga gastos yun. And that is necessary in order for you to acquire or to purchase that building. That's why it is capitalized. And then we have letter C. Unpaid taxes up to the date of acquisition. General rule. Ang taxes, real property taxes, are expense outright when incurred. Okay? Nga lang sa pagkakataong ito, iba yung scenario. Yung original owner ng building, hindi nagbabayad ng tax. Ngayon, on the date of acquisition, ang sabi ng original owner, pwede bang ikaw na yung magbayad ng mga atraso ko sa taxes ng building ko dati? At ikaw naman yung buyer, syempre hindi mo yun mabibili nang hindi mo babayaran yung prior taxes, yung unpaid taxes. Is it necessary for you to purchase that? Nabayaran yung mga taxes na yun? The answer is yes. That's why capitalize ito. Again, ito yung importante. Up to the date of acquisition only. Meaning yung subsequent taxes na nga after you acquire, pupunta ka dun sa general rule na ini-expense natin yung mga yon. Kasi nga tapos na yung bilihan. And then we have here interest, mortgage, liens, and other encumbrances on the building assumed by the buyer. Katulad lang din ang kwento ng letter C. Merong sangla. Merong mga atraso yung building na binibili mo. Ano ang sabi ng original owner? Ikaw na din ang magbayad buyer. At pumayag ka. Siyempre, kasi nga hindi mo mabibili. Is that capitalizable? The answer is yes. Same concept. Hindi mo mabibili ang building kung hindi mo sasagutan itong mga to. Okay? And letter E, payment to tenant to induce them to vacate the building. Maaaring yung building na binibili mo, may nakatirang iba. At para magamit mo yung building, malamang kailangan mo silang paalisin. Nga lamang hindi ganun kadaling magpaalis ng mga naninirahan sa isang property kahit hindi pa kanila yun. Bakit? Eh kasi nga, basic necessity ang bahay. Maaaring umalis sila pero guguluhin ka nila. So therefore, para maging matiwasay ang pagbili mo ng building, anong ginagawa mo? Nagkakaroon na lang kayo ng bayaran dun sa tenant. Is it necessary for you to acquire that building? The answer is yes. Kasi kung hindi sila aalis, hindi mo bibili. That's why it is capitalizable. Next point. Itong letter A, hanggang letter E, parang same concept ng discussion dun sa land account. Kasi same lang din naman sila eh, parehas naman binibili. Ang ibig ko lang sabihin, paano kung sakaling yung problem, pinapagsama-sama na lahat ng mga property, plant, and equipment? Paano mo ika-classify or ika-categorize kung itong interest mortgage na to ay para sa land or para sa building? Simple lang. Lagi mong iisipin saan ba ang punta ng mga yon. Yan ba para sa land o para sa building? Kung sakaling kaya mong pinpoint kung saan siya, therefore hindi ka malilito. Ito kasi lahat ng pinag-usapan natin ay patungkol sa building. That's why building ang kanyang classification. Okay? Doon sa ina-add.
Ito lang yung medyo kakaiba na wala sa land, syempre. Okay? Any renovating or remodeling cost incurred to put a building purchase in a condition suitable for the intended use such as lighting installation, partitions, and repairs. Related ito dun sa basic definition ng directly attributable cost. Nang sabi nito yung mga cost, incurred in order to bring the asset to condition and location for intended use. Eh di ba ganun din yung binanggit dito? Nagkaroon ka ng renovating or remodeling para ma-put mo yung building in a condition suitable for intended use. Nandun mismo yung mga wordings na yun dun sa directly attributable cost. That's why it is capitalized. Mas liwanagin pa natin. Let's say bumili ka nga ng building pero hindi dun sa kulay na gusto mo. Or merong sira. Or gusto mong pagandahin pa. Kasi nga, iba ang pagagamitan mo dun. Since that is on initial recognition, lahat ng expenses patungkol na nga sa renovating at remodeling ay kinakapitalize. Kasi first time eh. Hindi pa siya ready. Hindi yun yung ganung kulay na gusto mo. Pang restaurant ka. Pero ang kulay niya, let's say blue. Alam niyo ba na yung blue, hindi siya enticing sa pagkain. Kaya nga ang mga restaurant, kulay pula. So therefore, pinintahan mo. O na-remodel mo, pinaganda mo. Merong sira, inayos mo. Kasi syempre, yung pagbili mo ng building, malamang kung ano yung itsura niya, galing dun sa original na may-ari, ikaw may sarili kang preference. At dahil na first time, you remodel that. You renovate that. Those are capitalizable expenses. Okay, sama pa natin ito, lighting installation, nagagay ka ng mga ilaw, partition, yung paghahati-hati ng mga espasyo ng building, and repairs. Bago tayo mag-move on dito sa construction naman ng building, i-highlight ko lang itong bahaging ito kasi marami ditong nalilito. Yung painting of building na nga. Kung sakaling nangyayari yung mga cost na yan, on initial recognition, that is capitalizable as cost of the building. Kasi nga, hindi pa yun yung itsura. Yung kondisyon na gusto mo para doon sa building na binili mo. Pero kung sakaling yung pagpintura, pagbabago ng kulay, ay nangyari doon sa luma mong building na pinupinturahan mo lang uli kasi nga naluma na yung kulay, hindi na siya kinakapitalize but rather expense na ang treatment doon. Kasi ang idea, nagagamit mo ng dati pa. Therefore, binabalik mo lang sa dati. So again, itong renovating, itong remodeling, basically, capitalizable on initial recognition. Yung subsequent nun, iba pang kwento yun. Abangan natin yung video lecture patungkol naman dun sa mga subsequent. Doon natin mas liliwanagin. Marami lang kasi nalilito. Again, hindi lahat ng pagpipintura ng building ay capitalizable. Okay? Kinakailangan yun lamang initial recognition. Iba pa yung treatment dun. Ganun din sa ibang account, basta pertaining sa renovating at remodeling. Meron sa yung sariling rulings kung subsequent nangyari. Yan, tama na! Okay? Too much for the cost of building when purchased. Dito naman tayo dun sa mga classification o yung mga included sa cost ng building when constructed. So una, we have here the materials used, labor employed, and overhead incurred during construction. So para yung production ng inventory, di ba? We have the materials, the labor, and then the overhead. Kasi natural nagko-construct ka. Sa madaling salita, kapag bumili ka ng semento, hindi mo din i-debit yung cement. But rather, you are debiting the building account. Kung sakaling nagkaroon ng salaries, yung mga construction worker mo, hindi mo rin dinidebit yung salaries expense, but rather, you are debiting the building account. At ganoon din dun sa mga overhead. Ang punto lang natin, kung yung mga yan ay kailangan para mabuo yung building, therefore it is capitalizable as cost of the building. Yung pangalawa, simple lang, building permit or license. Kasi nire-require ng gobyerno na bago ka makapagtayo ng building, kailangan mo ng permit or ng lisensya to construct. Therefore, hindi ka nga makakapag-construct nang wala yung permit na yan. It is necessary. That's why it is capitalizable. And then we have the architect fee and the superintendent fee. Kasi yung architect, maaaring siya yung nag-design ng building mo. Okay? Ay dahil kailangan nga yan para makonstruct ito. Walang design, di ba? Kailangan, ay di capitalizable ang bayad mo sa architect. Ganon din doon sa superintendent. Kasi syempre, kailangan may magmamanage during construction. That's why it is capitalizable. Next, letter E. Cost of excavation. When we say excavation, paghukay. Ay sir, hindi ba't yung building ay tinatayo?
Bakit naghuhukay? Okay? Bakit capitalize ang ulit ng cost of excavation? Ay simple lang, ano? Kung alam nyo lang po yung construction ng building, ano? Hindi naman yun yung tipong ganito, ito yung lupa. Ayan nga, mahina yung ating nakuha ng pin-pin-pin. Yung lupa, tapos inayong mo yung building. Hindi yan ganun. Madali yung mabubura, madali yung masisira. But rather, nilalagyan kasi ng pundasyon yung building. Let's say, nagkakaroon ng ilalim, nilulubog yan. Para hindi yan mabura, matumba ng kanya. Di ba? Hindi yan gano'ng kadaling masira kung inilapat mo lang sa lupa. That's why, yung cost of excavation, yung paglalagay ng pundasyon, is capitalizable. Kasi kailangan yun sa construction. Common sense yan. Actually, sa Japan pa nga, alam nyo ba na yung mga building nila, may spring sa ilalim. Okay? Kuha lang tayo ng panulat. Okay? Bakit nilalagay nila ng spring sa pinangilalim pag sila nagbubukay? Kasi madalas sa kanila yung lindol. Kaya pagka lumindol, nagalaw siya. Mas nakakatakot tingnan pero mas maayos yun. Kasi at least hindi siya yung naka-stand lang talagang nakatirik lang. Na di pang pagka nagdaroon ng lindol, nire-resist niya. Paano kung bumigay? Paano kung magka-crack? At least yung nagsisway, di ba? So therefore, safety din, di ba? Kung sakaling mag-spring yung ilalim. Yan sa Japan. At ang sabi pa nga nila, mas malalim yung pundasyon, mas matibay yung building. So again, nahaba tayo. Ang cost of excavation ay bahagi ng cost ng building. Okay, kaya huwag nang isipin na patayo, eh bakit nagukay, di ba? Kailangan yun. And then we have cost of temporary building use as construction offices and tools or material shed. Kasi alam nyo ba, sa construction site, let's say ito yun, ano ba yan, hindi na nasulat yung mga aking mga pentelpin. Ayan, so let's say ito yung construction site. Maaaring yan ay malayong lugar. Ang ibig ko sabihin ay dahil nagnegosyo ka, planta ang tinatayo mong building, di ba? PPE. So therefore yung sources ng mga materials, malayo. So anong ginagawa mo? Kung dito mo tinatayo yung building, nagkakaroon ka ng parang imbaka ng mga materials mo. Kahit nga yung mga barracks ng mga empleyado mo, kaysa para umuwi na ng mga construction worker mo, kaysa umuwi sa kanilang bahay, anong ginagawa mo? Nagkakaroon ka ng parang ano, maliit na parang structure doon. Yun ang sinasabi, temporary building. For what? For construction offices and tools or material shed. Kumbaga doon mo nilalagay lahat. May gastos ba yung mismong pagbubuo nitong mga to? The answer is yes. Capitalizable saan? Doon pa rin sa cost ng mismong building na tinatayo mo. Kasi natural, kaya mo lang naman ito kinonstruct para maging mas madali ang operation mo in order to construct the main building. That's why it is capitalizable cost. Temporary building. At kahit actually yung pagtatanggal niyan. Yung pagkano, para sa review, tapos na, aalisin na namin yung mga yan, lahat ng pertaining to this one ay capitalizable as cost of the building kasi nga natural. Kailangan mo siya para makonstruct yun ang mas maayos. And then we have here, expenditures incurred during the construction period such as interest on construction loan and insurance. Yan ay related dun sa topic na borrowing cost. Qualifying asset. Meaning, isang asset na kailangan ng substantial amount of time in order for that to become a fully known asset. Katulad ng building, di ba, kinoconstruct mo? Sa una, hindi pa siya talaga legit na building kasi hindi pa tapos. Di ba? Qualifying, qualifying asset. Ay may mga pagkakataon na in order for you to construct that, nangungutang ka. Yung pangungutang mo na yung merong interest. Yun na, borrowing cost. Again, yung mas malalim na discussion patungkol dito, yun po ang ating ano, pag-aralan yung borrowing cost. Doon yung makikita yung explanation pa nito. Pero yung punto nga natin, kung sakaling meron kang building na kinoconstruct at yung perang ginamit doon ay inutang mo at merong interest, yung interest noon ay hindi dinidebit sa interest expense, but rather dinidebit din ay sa building. Bakit? Necessary din kasi yung pangungutang kasi wala kang pondo, di ba? In order for you to construct that building. So therefore, yung anak nun ay necessary din. Necessary yung utang, pati yung interest nun, necessary din siya. So again, ang sabi ay, during the construction lamang naman daw. Ang ibig nung sabihin, kung sakaling natapos na yung building, pero hindi pa bayad yung utang, therefore tuloy-tuloy pa din yung interest. Yung interest ay ititreat mo na as expense. Expense na yon, yung interest na yon, kung tapos na yung building. Pero habang hindi pa, habang itinatayo mo pa, okay, all of that expenses during the construction period are capitalizable. Same goes true with the insurance. Again, during the construction period, yun yung magic word dyan.
Okay ba? Ano yung insurance na yan? Ang ini-insured mo ba yung building? Natural, hindi. Hindi pa tapos. Ba't may insured? Hindi pa naman tapos. Ang ini-insured mo dyan, malamang yung mga empleyado, yung mga workers mo na nagtatayo ng building kasi maaaring magkaroon ng aksidente. Is it necessary? Yes. Kasi gusto mong maging safe. Kumbaga, when you hire a construction laborer, construction worker, malamang kailangan mo rin silang i-insured. Para kung sakaling mang magkaroon ng aksidente, at least hindi matadamage ng sobra-sobra yung iyong ano, yung iyong negosyo. Kahit construction pa lang, damage na kagad, di ba? Therefore, necessary yun. Para kung sakaling may kung ano mang mangyari, labas ka na eh, bahala na sa insurance company dun. Okay? So again, that is necessary para sa mga laborer mo, para maging mas maayos ang iyong construction. That's why insurances during the construction period are also capitalizable. Okay, ito po ay example lamang itong dalawa, yung interest at saka yung insurance. Kung sakaling meron pang katulad na expenses necessary nga sa construction, you can capitalize also. Same goes through with expenditures for service equipment and fixtures made a permanent part of the structure. Dito muna tayo sa service equipment kasi hatiin sa dalawa. Ang service equipment is yung tumutulong para makonstruct mo yung building mo. Na maaaring pagkatapos nun ay wala ng ibang paggagamitan. Service equipment. That's why it is capitalizable. Ang example nun ay yung mga, let's say yung mga construction worker, di ba patayo, pataas yung building mo? Saan sila maglalakad? Kung nasa second floor na, nasa third floor na. Di ba magkakaroon ka ng ano, parang may mga daanan sila. O service equipment yung mga yun. O kung halimbawa nagkakaroon ka ng ano, ng construction, galing sa ibaba yung semento mo. Kailangan mo ng puli para doon ilalagay yung semento, hihilahin pataas. Ang pundo, lahat ng mga equipment na yon, lahat ng mga yon na kung sakaling wala nang paggagamitan pagkatapos or na-incurred mo because of that construction, service equipment, those are capitalizable. Kasi nga, hindi din naman mabubuo yung building nang wala yung mga yan. Same goes through with the fixtures. Made a permanent part of the structure. Halimbawa, gumawa ka ng building, ito yun, di ba? Tapos, nilagay mo na rin ng cabinet, nandito na mismo. Nakalagay na yan, sinemento mo na rin. Okay? O dahil yan ay part na mismo ng construction ng building mo, meaning, hindi siya movable, permanent na nga. Naging bahagi ng building, that's why it is capitalizable. Yung fixtures made as a permanent part of the structure. And then we have here, cost of temporary safe defense around the construction site and the cost of subsequent removal thereof. Saan ito? Ano itong temporary safe defense? Bakod yan, bakod. Di ba? Yung mga barbed wire. Kasi maaaring yung kinukonstruct mo, kailangan mong bakuran. Kasi baka mamaya sugudin ka ng mga tulisan ng mga magnanakaw. Or kung hindi man yung mga aso, yung mga ano, elements sa environment. So binabakudan mo para maayos, para hindi manakaw yung mga materials mo, para hindi ka ganun mapasok, para hindi guluhin yung construction mo. Kaya ka nagbabakod. Okay? Hindi yan yung permanent na bakod kasi nga ginawa mo lang yun for construction purposes. Okay? Temporary safe defense. That is capitalizable. Kasi nga hindi ka makakapag-construct ng maayos nang walang bakod. And same goes true kahit yung pagtatanggal ng mga yan. Kasi nga temporary, tatanggalin mo, lahat ng yun ay capitalizable cost. And then we have letter J, safety inspection fee. Tapos na yung building. Pero, hindi pa siya ready for intended use, porket na-construct muna. Kailangan mo ng authority, okay, ahensya ng gobyerno, pupunta, i-check yung safety, i-inspect, di ba? At malamang may gastos yun. Okay? So, therefore, kung binayaran mo na sila at okay na ang lahat, capitalizable nga ito. Kasi nga, hindi pa siya intended use, hindi mo magagamit nang wala to. Hindi papayag ang gobyerno na magamit yung building na hindi siya safe. Di ba? Mali mo, mahina yung pagkakagawa. Hindi siya tuwid. Di ba? Siya yung medyo nakalihis ng konti. Di ba? O kaya maraming mga buta. So, mahina ang mga bakal. Whatsoever. Ang punto lang natin ay ito po ay necessary expenses after your construction. That's why it is capitalizable. So, na-discuss na natin lahat halos ng mga accounts na related sa building when constructed. Dito naman tayo sa ibang issues patungkol sa building. Una, we have sidewalks, pavements, parking lot, driveways. And then ventilating system, lighting system, and elevator. General rule, I mean, ito na yung mga accounting rule. Hindi general rule ha. Ito na yung mga accounting rulings natin. Kung sakaling itong mga to ay kasali sa blueprint ng building,
sa simulat sa pool, therefore, they are capitalizable as cost of the building. Okay? Ngayon, sa kinukonstruct mo, kasama na yung parking lot, kasama na yung elevator, di ba? Oh, dahil nga kasali sa blueprint, that is cost of the building, kasama sa plano eh. By the way, kaya blueprint ang tawag dun, kasi ang ginamit na panulat ay blue. At o kaya blue yung ginamit na papel. Kahit nag-evolve na yung panulat, at maaaring iba na ang ginagamit nilang kulay ng panulat o ng papel, blueprint pa rin ang tawag dun sa plano. Kaya pag sinabi nasan yung blueprint, meaning nasan yung plano, di ba? Okay, so again, kung kasama to sa plano, therefore, cost yan ng building. Paano kung sakaling hindi kasama sa plano? Itong number one, malamang ay land improvement. Pag itong number two, dahil hindi nga kasama sa plano, ang tawag naman dyan ay building improvement. When we say improvement, meron kasing dating itsura, nadagdagan lang, kaya nga in-improve mo yun. Eh, hindi kasama sa plano, kaya ganun, di ba? Kasi kung kasama yun sa plano, simulat sa pool nandun. Hindi improvement ang tawag dun. Kasi nga, improvement, dating wala, nadagdagan. Ay dapat na kasama sa plano, hindi therefore, hindi siya dating wala kasi original yung kasama. So again and again, improvement meaning, wala siya sa plano, di ba? Wala siya sa plano, dinagdag mo lang, kaya nga improvement eh. Bakit itong mga to ay land improvement? Sidewalks, pavements, parking lot, driveways. Kasi isipin mo, saan pa ginagawa ang parking lot? Sa building ba? Sa lupa? Sa lupa yung mga yan, okay? That's why it is land improvement. Okay, sidewalks yung mga yan. While itong mga to ventilating system, yung kumbaga yung daloy ng hangin, let's say yung ano, air conditioning system mo, ininstall mo afterwards, ventilating, lighting system yung mga ilaw mo, na-construct mo na yung building pero gusto mong i-improve pa. Or elevator, dati wala kang elevator, nagdagdag ka ng elevator. Therefore, building improvement, yan. Bakit? Isipin mo, meron bang naka-attach sa lupa na lighting system? Saan ka nakakita ng building na sa baba ang ilaw, di ba lahat nasa taas? O di therefore, hindi yan land improvement, malamang building improvement yan. Ganon din yung elevator, walang elevator na nakadikit lang sa lupa, dumagalaw yan, taas baba. O, that's why, okay, building improvement ng mga yan. Mas liwanagin pa natin, doon tayo sa kanyang depreciation. Ito muna isipin natin ano, okay? Kung yung isang item ay masisira kasabay ng building, therefore, yung kanyang depreciation ay maaaring related dun sa cost of, dun sa life, useful life ng building. Pero kung sakaling yung namang asset ay medyo hiwalay dun sa building, therefore, kanya-kanya sila. O, ito na yung binabanggit po natin, ano? Nasaan itong sidewalk, pavements, parking lot, and driveways? Kung lalagyan natin ang illustration, kung yan yung building, malamang nandito yung mga parking lot and everything. Maaari bang magkaiba ang useful life ng building at saka nung land improvements? Yes! Kung sakaling nasira na ba yung building, maaaring ito pang mga to ay nandun pa or the other way around? The answer is yes! That's why we depreciate the land improvement differently dun sa useful life ng building. Kasi nga magkahiwalay sila. Again, ang assumption dun, ano, improvement tayo, hindi kasali sa blueprint. Again and again, sira na yung building, maaaring itong mga to ay may sarili pang buhay. Kaya kanya-kanya sila. Kasi nga, kita mo naman, physically, nakahiwalay siya sa building. Hindi katulad itong lighting, ano? Itong lighting system, ventilating system, tsaka elevator. Nasaan sila? Nandito sila mismo sa building. So, paano natin siya i-depreciate? Okay? Pipili tayo ng whichever is shorter sa useful life ng building improvement at tsaka ng building. Kasi ito yung idea. Kung sakali yung building ay 10 years yung life, yung elevator mo 3 years, so what can we say? We depreciate that at 3 years. Kasi nga 3 years sila na yung elevator mo. Buhay pa yung building, di ba? Alam nga naman, i-depreciate mo ng 10 years yung building improvement, ay sira na ng 3 years. That's why kanya-kanya sila. Pero naman kung sakaling ganito, yung building mo ang useful life 10 years, yung iyong elevator 15 years, so what can we say? Pwede bang mag-exist yung elevator mo nang wala na yung building? The answer is no. That's why, even if the useful life of the elevator or the building improvement is longer, we will not use their useful life. But rather, we will use the useful life of the building. Again, whichever is shorter. Kasi common sense, di ba? Kung nasira yung building, malamang hindi mo na ito magagamit. Kasi nga, naka-relate lang naman sila, nakadikit lang naman sila, improvement nga lang sila ng building.
Okay? And then we have here building fixture na pag-usapan na kanina. Kung sakaling siya ay movable, ang treatment doon ay furnitures in fixtures. Pero kung sakaling yan ay permanent part of the structure, kung yan ay permanent, okay, nasa na yun? Okay, nasa na siya. Kung siya ay permanent, ito, fixture made as a permanent part of the structure, it is capitalizable as cost of the building. Kasi yan, permanent, nakadikit dun eh. Yan na yun. At itong claims for damages na pag-usapan na din ng bahagya kanina. Ang ibig kong sabihin, okay? Di ba normally ini-insured mo yung mga worker? That's why it is capitalizable, di ba? Kasi kailangan. Paano kung sakaling hindi mo in-insure? Kasi ano nga, ang insurance is just an assumption of risk. Sabi mo, wala namang ma-aksidente dyan. Kung sakaling wala nga aksidente at hindi ka nagbayad ng insurance, therefore, paboro sa'yo. Mababa expenses mo. Okay? Pero paano naman kung ganito? Paano kung sakaling nagkaroon ng aksidente? That's why there is a claim for damages. Babayaran mo malamang yung tao, yung mga hospital bill nun. Kung sakaling may kung ano mang masamang mayari, babayaran mo yung pamilya nun, di ba? Ang pundo natin, okay? Will that be part of the cost of the building? The answer is no. The claims for insurance, or I mean for damages, the claims for damages are treated as an expense. Why? Kapabayaan niya ng management. Kung matalino yung management, dapat i-insure nila yung kanilang mga empleyado. Pero, dahil hindi sila matalino, hindi nila in-insure. Huwag mo daw hayaan na mag-suffer yung building sa incompetence or kapabayaan ng management dahil hindi sila nag-insurance. In-insure yung kanilang mga empleyado. Again and again, okay? Kung sakaling ika-capitalize itong claims for damages, tataas ba yung cost ng building? Yes, kung sakaling ika-capitalize. Kasalanan niya ba yun? No, na hindi nag-insured. O bakit may ika-capitalize? Hindi pala niya kasalanan. That's why ini-expense. Para mapakita dun sa reporting, merong damages expense, di ba? Kasi nga, mahina yung management, din nila in-insure. Tsaka para hindi ma-damage or tumaas yung value ng building nang hindi naman niya kakasalanan. Okay, so I believe, marami na tayong na-discuss patungkol dito sa cost of building. Yeah? When constructed or when purchased. Kung sakaling nag-enjoy ka sa ating discussion, maaari nyo i-like itong video discussion na ito. At kung sakaling naman gusto mo mas mag-enjoy, manood at matuto, nandito pa yung iba naming mga discussion patungkol sa property, plant, and equipment accounting. So yun lamang at maraming.